Magandang araw sa inyong lahat. This is RC Radio Genix again. Ito yung update natin sa binubuo natin yung pangalawang version, yung shock ng motor. So, yung ginagawa natin dito guys, sa nakita nyo dito sa video ay gumagawa tayo ng sleeve para dito sa outer barrel, itong tubo na 1/2 GI. So ang materials na ginagawa ko nito guys ay ang plastic. Yung materials ito ay pang chopping board yan. So pinakarb natin siya para maipasok natin siya. Siya yung nagsilbing mahawak sa barrel, sa yung brass barrel doon sa loob ng tubo para magiging sintro siya. Yan, kinukuha natin yung diameter niya para sakto-sakto siya sa ano. So guys, malapit ng mabutong yurga na to. Subaybayan niya lang to. Yung mga bago lang dito sa channel, pwede na kayo mag-subscribe guys, yung mahilig lang dito, para at least magkaroon kayo ng idea kung paano ko ito ginagawa, yung pagbuo ng airgun. So bali guys, ito yung nakahiligan lang natin, hindi natin pinaplano itong gawin. Parang ginagawa ko na siyang hobby. Parang gaya nga sinabi ko noon sa unang vlog ko ay it's fun to make. DIY lang tayo ng DIY kasi ito nakatanggal din ng stress to, at saka maganda yung feeling pagka nagawa ka ng isang bagay na pinaghihirapan mo. Ito na yun guys, yung pinaka-barrel natin. Ito yung pinaka-slip niya, yung plastic galing dito. Chopping board. So ginawa ko siya yung slip. Mga siguro bagay natin ito apat. Dalawa rito sa dulo, sa kabila naman, dalawa rin dito at saka dito. Ito lang guys. Tapos, yan, so subject natin siya dito. Mamaya natin siya finalize pagka okay na natin, okay na. Stop. So guys, gagawa ulit tayo ng slip rope. Itong isang to ay kahoy naman para dito sa dulo, kasi pagka itong plastic kasi manipis lang to eh. Yan o, wala siya. So ang gagawin natin, itong kahoy na lang siya para dito sa discharge sa port, itong barrel dito. Ito siya lang guys. So gagawin mo natin siyang slip kahoy. Nagbago yung plano ko dito guys, dahil instead na plastic yung ilagay ko sana sa kabilang dulo, doon malapit sa outer port, transfer port, ay ginagawa ko siyang kahoy, dahil yung kahoy kasi makapal siya, kailangan ko na makapal dahil magbubutas tayo dito sa dulo, siguro mga 1/4 inch doon. Kasi yung plastic wala, manipis kasi yan eh, saka wala siya. So ito na yung ginagawa ko, yung kahoy na. Napaka handy talaga gawin, dahil lahat-lahat ng mga materials nito ay talagang handmade na handmade siya guys. Lahat-lahat ng mga parts dito guys ay gawang kamay talaga. Hindi ako pupunta dun sa kahit anong shop o para paggawa lang dito. Lahat talaga siya guys ay DIY, do it yourself. So talagang medyo mahirap siyang gawin, dahil wala tayong proper tools. So gumagawa lang tayo ng paraan para magawa natin yung tool nito, yung
yung sleeve nito. Pero kahit papaano guys, pag nabuo naman to, at least ang pinaka goal natin dito ay mabuo siya. So kung in terms of quality, talagang bagsak to siya guys. So ang atin lang naman kasi dito, yung gumagawa tayo ng DIY that it works. So hindi na tayo dumaan dito sa kaysa naman magbayad ka o pupunta ka doon sa machine shop para paggawa mo to. So kaya nga siya naging DIY para ikaw na lang gumawa. Yung mga hirap na bagay dito guys na gagawa ko naman, yung marina o pagka-cut, yung ginagamit ko dito yung aking ano, yung hand drill, hand grinder, saka barina. Yun lang yung dalawang tools guys, at saka itong working Macy working bench, saka yung homemade ko rin na table vise. Yan, napakalaking gamit sa project na to guys. Sana doon sa mga bago lang dito sa channel ko guys, paki-support naman para at least nagkaroon pa tayo ng mga maraming video. Saka sa mga mahilig dito, yung mga meron talagang mga galing gumawa nito. Sa atin lang naman, i-share lang natin kung ano lang yung alam natin, nalaman natin. So, meron pa nga talagang mas magaling pang gumawa rito. At least papano guys, magkakaroon kayo ng idea dito sa vlog na to, sa aking channel, kung magsusubscribe kayo. Para at least naman makikita nyo kung paano ko ginawa yung aking homemade air gun with my bare hands. So English tayo guys. So, napakahirap mag-adjust nito, katulad nitong ano, yung barrel, tawag ito, action, bolt action o pilot posture. Hindi talaga siya kasukat guys na ready-made na siya, nakasingka siya talaga siya na ngayon. Ito sakto lang siyang pampasang konti, so pinagawin ko pa siya ng paraan para talagang mapasok siya sa loob ng tubo. Yung mga pira-piraso nito ay galing sa junk shop na kinakalawang nung eh. Ito yung ginawa natin ano guys sa barrel. So, naipasok na natin yung pinaka-barrel dun sa lalim. Ito yung pinaka-ano niya, holder yan. Yan yung pinaka discharge port niya. Yan. Magagaling sa tank dito. So, medyo mahaba pa siya. Paputulan pa natin yan. So, dito yan. Yan. Pasensya na dito. Makalat. Yan. Yan doon siya. Paputulan natin siya hanggang siguro mga half or 1/4 inch. So exacto dito na may papasok. Siguro iipit na lang natin ito guys. Okay, tank na